beauty treasures and riches stolen in secret places. Alright, so welcome back sa ating channel, mga katigats. Para sa ilang minuto na naman na pagtatalakay ng mga showmarkers na inyo tala sa aking Facebook. At bago tayo mag-umpisa, ako'y mag-shoutout muna. Alright, ako'y mag-shoutout kay Regner Pareñas, Raul Riquilio, Loy Belsis, Rex Alipo, Lito Taburada, Will Rowe Hugo. Shout out din kay JTV, the adopted son ng Tagig. Also shout out kay Lito Calbocade, Venus TV, Iman Moises, Gwen Hanna Lumaino, at kay TikToker Maldita Ciela Oresca. Shout out sa inyo dyan, Rigi Kapangpangan, Roderick Adormio, Rodel Acosta, Maribel Tiro. And lastly, shout out kina Janine Hayag, Abdul Musi Halaydi, Jocelyn Langboy, Javier Ricanor, and to Glomar Talantan. And lastly, kay James DIY and Jisreel Deligiro. At sa mga hindi ko nabanggit, shout out sa inyong lahat, guys. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Salamat. Okay, mga katiyas, ngayon ang ating tatalakayan ay tungkol sa itong deep hole or butas sa bato na tagusan. Ano nga ba ang kahulugan nito sa Yamashita Treasures? Ating tungayan sa video. Okay, mga katiyas, ito yung padala sa atin na picture ng ating kaibigan kung saan nagrepresenta ng ulo ng isang reptilia. Mayroon siyang mata, mayroong nguso. Sa palagay ko, ito yung ulo ng pagong na kung saan mayroong isang mata lamang at ang kanyang mata ay tumatagos doon sa kabila. Meaning to say, ito'y isang peephole or telescopic marker. Ngayon, ano nga ba ang kahulugan ng mga reptile na mga markers na yan, na mga bato na hinugis at ginagawang marker? Ang reptilia or itong mga pagong or giant lizard, yan ay nabelong sa family ng mga reptilians. Ibig sabihin, hindi talaga sila nakatira sa tubig. Sila ay nakatira halfway sa tubig at sa lupa. At palagi sila nasa lupa at minsan pumupunta sa tubig. Kaya ang kahulugan nito, ang treasure ay nasa dry land, wala sa tubig. Kasi ito ay isang reptilian. Okay, at ang paghanap nito ay dalawa ang direction. It can be papunta rito or papunta doon. Kaya atin tingnan sa isang picture. Ito yan. Ang itong pinaka perspective view ng lugar. Kung saan ang kabilang butas nito, mga katiets, ay kung napansin nyo ay medyo offset siya. Instead na dito tatagos yung butas para magiging mata, ang nangyari ay doon ito tumatagos dito sa banda rito. Yung kabilang butas ay nasa banda rito. Kaya ang unang tingnan natin, guys, ay ang lugar dito. Ano nga ba ang tinatamaan dyan? Sa distansya na 5 to 9 meters, yan ang pinakamagandang distansya galing sa marker. Kaya inspect nyo itong lugar dito kung ano ang meron na marker dyan. And then, ito yung unang pag-search, number one. Ngayon, ang pangalawa ay dito naman tayo sisilip sa kabila at papunta tayo rito. So, kabilaan ang pagsilip. Ngayon, ang direksyon natin ay opposite. Papunta na tayo sa southwest. Okay, so ang mata na ito ay dito yan nagpuntirya. So kung hindi man ito ang pinupuntirya niya na parte, ay dito pa siya tumitingin. At meron tayong mga pictures dito, ibang pictures na kasama nito, kung saan merong mga parang mga markers din. At kung nagkataon na ang paningin o ang butas sa pagsilip natin ay doon tumatama, ibig sabihin ang mga
ang mga specialized shape rock na ito ay markers to the final digging points. Example ay itong tinitingnan niya dito, example lang ito ha, ay nandito yung salakot rock. Okay. So kung nandyan ang salakot rock, ibig sabihin siya ang tinuturo ng palaka. Ngunit kung walang mga special marker sa banda na ito, at dito sa kabila nyo makikita ang mga markers na tulad ng itong busog na ganyan, busog na hayop, ibig sabihin busog, mayroong laman yan. So kung yan ang tinatamaan ng kanyang paningin or yung butas na tumatagos ay tumatama sa isang maliit na cave or entrance, kung tumatama dyan, ibig sabihin nandyan ang treasure. Ngayon ay puntahan natin ang mga pictures at ating tingnan isa-isa ito. Ang mga pictures na kung saan nasa palibot lamang ng marker na ito. At ang layo niyan, it can be 5 to 9 meters ang pinakamagandang distances sa pag-ikot para ma-search pa ang kasama niyan ng mga specialized shipwreck. Okay, so sandali lamang. Okay mga katiyets, at kung dito nakapoint yung butas direkta sa itong magkabilang side sa malaking butas o doon sa maliit, kahit saan dyan, kung isa sa mga marker dito ay tinatamaan ng butas, so ibig sabihin dyan ang digging spot. At kung ito ang isa sa mga pinupuntirya ng ating telescopic holes, ibig sabihin ito, ito ay kasama sa tinatawag na salakot markers. At ang item, pag salakot markers ay nandyan lamang sa kanyang baba. So pwedeng kunin ang bato na ito, itabi muna yan, at din hukayin ang pinakababa. Testig lamang. Kung walang matagpuan o walang makitang bagay sa 2 meters deep, ay hindi na natumbok natin ang eksaktong digging spot. So pwedeng mag-adjust. Pwedeng sa likod ng bato na ito or pwedeng adjust pa tayo sa harapan kung saan naka-linya yung telescopic sight. Okay. At kung ito naman ang tinatamaan ng butas, ito ay left foot marker na walang mga daliri. Ibig sabihin, ang treasure ay nandyan lang sa tabi niya. Sa aking karanasan, sa aking experience na nakita ako na recovered treasure, na recovered ng mga treasure hunter noong 1970s, ang left foot marker ay nasa kaliwa lang niya, sa katabi niya, ang hukay. So ibig sabihin dito ay pwede diyan sa likod ng bato kung saan left side ng left foot marker. At ang pangalawang paghanap niyan ay sa front. Dito lang 1 to 2 meters galing sa bato. Okay, ito ang traditional method ng paghanap diyan. Pinakamalayo niyan ay 7 to 9 meters. Pero para sa akin ay kapag walang mga daliri, ibig sabihin ay malapit lang. So nandyan lang ako sa 1 to 2 meters galing sa bato. Pero sa traditional method, that is 7 to 9 meters ang layo sa mga treasure code books ang kahulugan ng left foot marker. At sa aking bagong na-discovery ay dito sa bandang kaliwa lang, kasi kaliwa na paa, ibig sabihin nasa kaliwa ang marker sa tabi lang niya, hindi na yan lalayo. Pinakamalayo niya ay 1 to 2 meters distance galing dyan sa bato. Okay, at kung dito naman nakaturo yung telescopic, ibig sabihin ito ay ito kasi ay nasisira na na bato ng dahil sa panahon, dahil sa weather or withering, kaya ganyan na ang kanyang itsura. Pero still, maaninag pa rin natin ang mga sign na nagaganyan.
Itong dito, kung yan ay hole, ang ibig sabihin, ang treasure ay sa banda rito. 5 meters away. So, 5 meters away, galing sa sign na ito. Sundin lang ang direksyon ng V. Ito naman dito, ang sabi niya, treasure on this spot. Treasure on the spot. At itong nagbigay ng direksyon ng V. Pwedeng doon ang direksyon niya sa tinuturo or sa front. 5 meters away. Kung yan ang tinuturo ng ating peephole or ng telescopic marker. Meron pa tayong isang picture dito. Ito. Ito ay parang maliit na itong cavern or entrance na masikip. Kung yan ay yungib, yan ay cave doon sa loob. Ay maluwag yan. Kung yan ang tinuturo ng ating peephole, ibig sabihin ay mayroong laman ang butas na yan. Karamihan kasi ng entrance to treasure ay pinapasikip yan ng hapon kasi tinatabunan yan ng bato para magiging concealed or matatago siya sa paningin ng tao. Pero sa tagal ng panahon ay natatanggal yung mga takip. Kaya tatambad sa atin ang entrances na masikip. Meron din dito sa itaas, guys. I-check nyo ito. Kung pwedeng pasukin yan ng tao, pwedeng entrance yan. Yung butas sa itaas ay malaki yan. Andiyan, pabilog siya. O baka connected lang itong dalawa. Baka nakakonect yan. Baka isang area lang ang pupuntahan yan. Kaya check nyo rin itong sa itaas. At meron pa pala isa dito. Ito yun, guys. Kung ito ang tinuturo ng peephole or ng telescopic marker, therefore malapit lang sa itong pointer na ito ang treasure. Pwedeng itong parang guide dito na group na malaki, pwedeng yan ang guide na dito tayo magukay sa front. Okay, at kung itong dito naman ay ito yung mga authentic or legit na pagkamarka, ang ibig sabihin niya ay target on the spot sa distansya na 5 meters. So galing dito ay pupunta pa tayo kung saan nakaharap yung mga markers, 5 meters distance. Dito tayo maghukay sa ika 5 meters galing sa front. So kung dito tayo primero naghukay o nanghukay natin, pangalawa ay sa 5 meters. Okay mga katiyat, so balik tayo sa ating itong telescopic marker. Okay, so ito yung surroundings ng ating specialized marker na peephole. Okay, so kung saan ang kabila na butas nito ay sa tingin ko ay nasa banda rito. Okay, at meron akong nanotice sa itsura ng bato, guys. Kung napansin nyo, ang bato ay nagaganyan. Ayan. Para siyang matulis ang side doon. Okay, ulitin natin. Ganyan ang kanyang itsura. At ang butas na kabila nito ay banda rito. So kung atin tingnan ang butas dito as invisible na yan na butas, pero ganito ang tingin ko. Ang tinuturo niya ay ang banda rito. At ganun din ang tinuturo katiets nitong shape na triangle shape na rock. Dito naman ay yung uso ng pagong na yan. Pero hindi ako kumbinsido na papunta rito ang treasure. Sa tingin ko ang treasure talaga ay susundin natin ang butas. Kung saan tatama yun, doon tayo mag-inspection. At tingnan maigi ang iba pang mga marker na nandun. At kung meron tayong makita na marker doon, example yung sa lakot marker, yung matulis na bato na parang pyramid, yun ang final marker to treasures. Itong ulo ng pagong na may butas
ang kanyang mata ay true and true ang butas. Yan ay telescope lamang na tumitingin kung saan doon tayo mag-research for more treasure marker. At dahil example lang ito, tumama ang kanyang mata o ang butas dito sa salakot, ibig sabihin nasa salakot, sa baba ng salakot ang ating hukay. At kung walang tinatamaan diyan, walang tinatamaan niya sa kanyang paningin, pwede ring hukayin pa rin ang lupa kahit walang marker kung saan tumatama yun. Pero kung wala doon, walang anomalya sa lupa, sa test dig, ay opposite naman ang ating pagtingin sa butas. Ibig sabihin ay papunta tayo sa kabila. At kung ikaw ito, and then sumisilip ka dito sa butas at tumatagos ang silip mo dito, ibig sabihin, inspection nyo itong bato na to. Pukpukin lamang yan ng martilyo or maso kapag tumutunog na hollow rock sound, ibig sabihin may laman ang bato. Or kung ang kanyang paningin ay tumama sa isang marker na naman, sabihin natin nandito yung salakot, ibig sabihin nasa salakot talaga ang treasure under. Under sa salakot ang treasures. Okay mga katiyats, at kung halimbawa naman dito tumatama itong malaking bato, sabihin natin diyan tumatama ang isang butas, ang kabilang butas nito, ibig sabihin ang bato na ito ay merong tinatago. Kaya diyan tayo mag-inspection. Okay, so all in all, we have only two directions na inyong i-inspection mga katiyats. Ito na direksyon, subanda rito, 9 meters pinakamalayo na paghanap. Ganon din sa kabila, 9 meters. Pero hindi na ako mag-suggest na meron pa dito sa tinuturo itong nguso ng pagong na yan, kasi meron na nga siyang specialized na peephole or telescopic hole sa kanyang mata. Okay, so hanggang dito lang ako mga katiyats. Salamat sa iyo. Hey, kahit ang bis ng ating samahan.